Okay mga kosa, welcome back sa channel natin. Nakakita ka na ba ng wala? Tanong sa akin yan ng tropa ko noong mga bata pa kami. Siyempre sagot ko, hindi pa. Tapos sabi niya sa akin, sige nga, gusto mo bang makakita ng wala? Ipikit mo yung mga mata mo. Sabay tanong ng tropa ko kung ano ang nakikita ko habang nakapikit ako. Mabilis kong sinagot na, wala. Ayun, nagtawanan sila kasi nakakita na raw ako ng wala. Pero mga kosa, alam niyo ba na kahit nakapikit ka ay hindi nangangahulugan na wala kang nakikita. Kapag nakapikit ka at hinihimas mo ang mga mata mo o hinihilot mo ito, ay mayroon kang nakikitang animo ay liwanag na gumuguhit sa gitna ng kadiliman. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Ang tawag dito mga kosa ay apospin. Ang mga mata natin ay may kakayanang mag-produce ng apospin. Naglalabas nito ang mga mata natin kapag nakapikit tayo ng marin o di naman kaya ay nilalamutak natin ang ating mga mata at mas madiin ay mas maraming apospin ang nagagawa ng mga mata natin. Bukod sa pag-a-apply ng pressure sa ating mga mata ay may mga ilan-ilan ding mga bagay ang maaaring magpalabas ng apospin sa mga ito. Minsan dahil sa pagkakakuryente natin o di naman kaya ay nadaan tayo sa isang malakas na magnetic field. Minsan kapag ka nauuntog tayo ng malakas, nakakakita tayo nito. Parang yung mga napapanood natin sa mga slapstick comedy na mga pelikula. Madalas din na nakakaranas nito o nakakakita nito ang mga taong low blood pressure. Ipang minsan subukan mong umupo ng parang nakaduck sit ng 10 minuto tapos bigla kang tumayo ng mabilisan. Magugulat ka, makakakita ka ng parang mga static sa paligid mo. Yung tipong TV na naka-sign off ka, promise, subukan mo, matutuwa ka. Nararanasan din ito ng mga monghe na araw-araw or araw ang ginugugol sa pag-meditate. Tapos yung mga taong hindi naman talaga inborn ang pagiging bulag. Ang salitang post-pain ay hango sa dalawang salita. Ang post na ang ibig sabihin, liwanag. At sa penny na ang ibig sabihin naman ay to show. Naisip ko ngayon kung ano-ano nga ba ang mga nakikita ng mga butis na halos ilang araw na nagbe-meditate ng nakapikit. O di naman kaya ay ang mga nakikita ng mga tao nga ikinulong sa napakadilim na Bartolina. Ang pinakaunang documented na pag-aaral patungkol nga sa post-pain ay noon pa nga 1929. Dahil sa kondisyong ito ng mata ay pinag-aaralan ito. At umaasa ang mga siyentipiko na magkakaroon ng tsansa ang mga taong nabulag na kahit papaano ay makaaninag man lang ng mga text or ng mga braille text. Noong 1974 ay gumawa ng isang mekanismo ang mga siyentipiko. Isinusot ito sa ulo. Ang trabaho nito ay maipakita sa mga nabulag na tao ang braille spots gamit ang postpin sa mata. Gumagana lamang ito para sa mga tao nga dating nakakakita o nabulag lamang dahil siyempre sa aksidente o di naman kaya ay sa sakit. Ang pinaka-latest invention ay ang brain-computer interface para sa mga nabulag. Ang mekanisim na ito ay gumagawa ng post-pain na hango sa nakikita ng isang maliit na camera na inire-rehistro naman sa mata ng isang bulag gamit ang electrically produced post-pain. At kahit na mas malabo pa sa black and white na parang dot matrix nga, kahit pa paano, kakaroon ng chance ang makakita ulit ang mga nabulag na tao. Kung ako ang tatanungin mga kosa, isang malaking hakbang ito para sa mga kapatid natin na yun nga, nadisigrasya or nabulag. Dahil dyan mga kosa, tapos na. Uli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.